pala eh. Tameme silang lahat kay BP kanina. Talagang taob silang lahat. Lahat ng mga, alam naman natin, nakikita natin sa mga presko niya, yung mga tapang-tapangan dyan. Na, kaya nga ako natatoy, sabi ko, siguro akala nito ni Tamba, yung mga inutusan niya mga chihuahua dyan, eh makakapalag. Akala niya siguro, eh ma-outnumber nila si BP. Eh si BP Sara po, grabe ho, kakaiba. As in, barado ka sa bawat tanong mo. At diretsuhan, ha? Hindi ho siya yung paligoy-ligoy. Yung tulad nung pagbabara niya na bakit pinapayagan itong isang convicted. Alam mo yun, sabi ko, gusto ko malaglag sa upuan nung sinabi niya yun. Eh tapos sinasabi na to remove yung ganon-ganon. Eh sinasabi lang naman niya, it's a fact, which is true. Hindi naman fake news yun. It's a fact. Convicted by the court. Simula pa lang, na-establish na lahat. Nakakapagtaka nga, paulit-ulit nilang binabalik yung confidential fund, eh wala namang nire-request sa budget na ni BP ngayon na confidential funds. Plus last year, wala na rin. So bumabalik sila doon sa simulang-simula na kung saan eh, yun yung dati nilang script. Binabalik-balikan lang nila. Eh barado naman sila kay BP kasi ang simple lang naman na sinasabi ni BP, nasa desisyon nyo kung ano gusto nyo gawin sa budget ko. Tapos, hindi ako nagre-reklamo. Kung ano gusto ninyo, I leave everything sa decision ninyo. Nakabantay. Yung kaibigan ni Bana. Feeling ko nga. Nasa gilid lang ko, eh. Ha, sandali lang. Baka mamaya, madagdagan na naman ako, saldi ko ha. Nagkaroon ng hearing ang House Committee on Appropriations sa 2025 proposed budget ng OVP. Ang mukhang maraming nasabon doon si Vice President Sara Duterte. Prof, anong tingin mo doon? Okay nga ang dating ni BP eh. Dapat lang naman talaga ganun ang ganyang forma eh. Kasi obvious naman talaga kung ano yung... Alam mo yun, obvious naman talaga kung ano yung hearing niya yun. It's not about the OVP budget. Hindi eh. Unang tirada pa lang sa interpolation, maganda lang na ito ha, ito in fairness din naman sa ang magandang nangyari is they were si BP binigyan siya ng sufficient time to actually make a report. Kasi maganda ang report ni BP Sara at ng OVP doon sa kanyang lang video presentation. Makikita mo talaga na many of this yung mga nagginagawa niya ni BP Sara at ng kanyang opisina sa OVP, hindi yan masyadong alam ng mga tao kasi hindi naman siya mahilig sa media eh. Na palaging may nakasunod ng media at alam mo yung video, yung mga media na nagre-record kung ano yung mga ginagawa niya. Pero kung makikita mo, ang daming niyang accomplishment as VP na tahimik lang niyang ginagawa. Kasi kanina ko lang nakita lahat yun eh. May mga naririnig ako sometimes. Pero hindi ko alam na ganun pala kalawak ang kanyang buong Pilipinas at saka ang daming niyang ginagawa na may kinalaman sa livelihood, sa mga bata, even environmental issue na address niya. So, it was really a very good presentation sa accomplishment ni VP at ng opisina niya, yung first, at saka yung second is na presentation ng budget, which is very malinaw. Malinaw yung presentation ng budget, ng for 2025. And at the same time, ang pinaka-exciting na part is yung kanyang opening statement na ang anghang. May mga points doon kasi maanghang. Mm-hmm. At ang nagustuhan ko sa kanyang opening statement, in-address niya isa-isa yung mga issue na binabato sa kanya ng mga, lalo ng mga yellow at saka yung, of course, ng mga ibang mga critic niya, sabihin na natin, mga political critic niya, na Prof? Nasagot niya isa-isa yun. Pero Prof? Ang pinakagusto ko sa lahat, yes? Prof, bago ang lahat, pag-usapan natin yung opening statement, mukhang magro-ronda muna si Coach Oli dyan sa ating compound sa Davao City. Coach, ano bang huli mo munang payo sa ating mga kababayan? Oo, sige. We have another day to celebrate. No? So, bukas, posibleng mas marami pang pulis ang lalayas. So, sa mga kaibigan nating mga pulis dyan na kanina ay nakiselebrate sa amin, bukas magse-celebrate tayo ulit. Another day, another celebration.
Kalma lang po sa ating mga kaibigan na mga taga KOJC at nanunood po ang buong mundo sa inyo. Mahal na mahal kayo kahit hindi members at nakikita nila yung sakripisyo nyo sa pakikipaglaban sa abusadong gobyerno. Ipagpatuloy lang natin ang ating yung inyong napakagandang reaksyon sa mga pang-aapi nito dahil puro lang kayo pasalamat sa Diyos. Lahat ng ibinibigay niya ay puro lang kayo papuri. Maganda man ang nangyayari sa inyo o pangit, same thing. Puro papuri at pasasalamat. So, standby lang at nagtatrabaho naman po ang mga abogado at makakamtan din natin ang kalayaan. Makakalaya din kami dito. But I'm very, very... Yung pala yung feeling, no? Kasi alam nyo, ha? Bago natin maipasa doon sa gwapo nating guest. Ano yan? Gwapo yung susunod yung guest, eh. Lalo yung kapatid. ganun pala yung pakiramdam. Nung matutulog ka sa isang lugar at yung ilalim nyo ay may 3,000 na police. Mahaba ang armas. Nakakatakot yun, ha? So kaya bawat may maririnig kami ganyan na court order, talaga nagsasaya-saya kami. Ayun. So syempre, kahit marami rin tayo dito, wala naman tayong mga armas. So maraming salamat and again, congratulations KOJC SMNI partners Prof. Thank you Coach Oli. Coach Oli kasi nasa ano pa rin, hindi pa tapos ang laban. Nabalitaan ko kasi kung ano ang hindi pa rin sila umaalis talaga totally eh. So ingat. Kami pa, ingat. Mas tumami pa nga ngayon eh. Oh, kakaloka yan. May mga bagong dating pulis. Oo, na-video okay. Namin yun. Oh, dapat ma-upload. Kasi alam mo, Coach Oli, before ko pala umalis, mag-ronda, nakita ko yung interview kay BBM eh. Sabi niya wala ano daw kahit saan human rights ka magtanong kasi wala daw ang mga pulis daw na pumasok sa KOJ ay wala daw armas. Sabi ko saan planeta ba si BBM nakatira at hindi niya alam ang nangyayari? Buong mundo alam pero hindi niya alam na lahat ng tropa na pumasok diyan sa KOJ sa Davao ay full gear and full military uniform. Ibig sabihin may armas kasi sa military, kapag sinabi mong full military uniform, ang isang soldier, ibig sabihin, full gear yun, hawak mo rin yung armas. Eh, yun yung mga pumasok eh. Sabi ko, ano bang, nasa ang planeta ba si BBM? Nasa Earth pa ba siya? Alam mo to si BBM, ano eh, parang yung ibang mainstream media. Oo. Pro fake news. O, katulad doon sinabi ng mainstream media na nirescue raw nila yung nanay. Di lumabas fake news. Ito namang media na ito, balita ng balita. Hindi naman nagre-research. Ngayon lang ako nakakita ng media na hindi nagre-research. Ang dami-dami niyo pera, wala kayong research team. Oh my! Hindi naman kailangan mag-research, Coach Oli. Grabe, kung social media lang pag-uusapan, naka-video, naka-photo. Video will never lie, especially kung ang video sinishare ng maraming tao na pare-parehas. Hindi yung pwede pating sabing AI mo yun kasi pwede kang gumawa isa. Pero kung majority of people in social media sharing the same video na parehas yung mga footage to certain extent, hindi yun masasabing deepfake or whatever kasi pare-parehas eh. So parang sabi ko, my God, nasa Earth pa ba si BBM ang presidente natin or nasa Mars na siya? My God. Tama po. Anyway, thank ingat you. Ka po. Ingat ka po again. Ikot-ikot. Okay, bye-bye. Mamaya, makakasama natin naman, Prof. Ana, si partner Banat Bay sa ating pong diskusyon. Balikan po natin yung opening statement po ni VP Sara na inyo pong na-monitor kanina. Ano ba po yung mga kaabang-abang na mga binitawan ng bise, Prof. Ana? Unang-una, yung binibit na yung ito ang giniano ko eh, pinanggigigilan ko kasi yung binabato sa kanya lagi about the South China Sea issue, yung dispute sa South China Sea, especially between China and the Philippines. Binato yan kahapon, I think, ng Akbayan.
At yun ang kanilang banner sa rally nila kuno. At nag-release pa sila ng statement na nabasa ko. Unang-una, tama si VP eh. Based on the constitution natin, 1987, Philippines should have an independent foreign policy. Ibig sabihin, tinutukoy niya, ang independent foreign policy ni BBM is not independent, which is actually a violation of our constitution. Malinaw yan. Kahit balik-balik na rin natin yung mundo, hindi independent foreign policy ang sinusulong ng administrasyon na to. Pangalawa, tama din si DP. When you talk about foreign policy, it's the executive level but very specific and it's based on the constitution. The sole author of our foreign policy is actually the president. Kung tatanungin mo kung sinong may responsibilidad, kung nagkakaroon ng gitgitan dyan sa South China Sea, hindi si VP yun. Ang presidente yun. Kung mayroon mang nangyayari dyan, ma-disadvantage man tayo or in advantage position, ang dapat managot is yung foreign policy, ang author ng foreign policy natin, which is the president. So tama siya dun sa kanyang opening statement. Tamang-tama siya, bullseye siya dun. So, may nakasagot ba sa kanila? May nag-comment ba? Wala. Precisely because the VP was telling the truth. And telling the truth based on facts and based on the Constitution. Second point, impeachment. Totoo. Di ba sinabi niya na recorded pa, may mga kaibigan din siya kahit papano na nagmamalasakit sa House. At the same time, sinabi niya na may recorded pa nga na in a way, may move ang House to impeach her. May well, hindi lang naman si VP ang may alam niyan eh. Even I, nakarating sa akin yung balita na talagang may move to impeach her. Totoo, nakarating sa akin eh. Ang layo-layo ko nga ngayon eh, pero nakakarating pa rin sa akin yung balita. Pero, of course, you need to be a little quiet about it until the time that it will come out. Pero si VP kanina, sinabi niya, so sabi ko, tama nga siguro ang balita na nakarating sa akin. Because even the VP knows. Of course, she will know. What do you think? Just because sila ang nasa power ngayon, wala nang kaibigan ng VP to even know about these things? O may nakasagot ba sa kanila? May nag-react ba sa kanila? Wala. Precisely because if they will react, then probably VP has something to say. Again, kaya niyang i-counter. Wala. O ano ibig sabihin nun? Probably, may ganun nga. So that is another issue na in-address niya sa opening statement niya, which is very good. At least na-address ni VP yung mga, especially yung South China Sea issue, kasi laging ginagamit yun against her eh. Lagi siyang sinasabihan na tahimik siya, wala siyang sinasabi, pero hindi niya responsibilidad ang foreign policy. The sole responsibility kung magka-leche-leche man ang foreign policy ng Pilipinas is actually in the executive level, specifically the office of the president and the president himself. At saka, yung sagot ni BP na yon is bullseye na bullseye na dapat maintindihan ng mga tao yon. Ngayon, ang mga Pilipino, kung nagkakaroon man ng problema, ang gitgitan dyan sa South China Sea, ang una niyong sisihin, especially kung may uuwi tayo sa gera, huwag niyong sisihin yung BP. Hindi niya problem, hindi niya yun responsibilidad. Ang sisihin niyo, kung magkaroon man tayo ng whatever happening, kasi may bago na namang statement ngayon na ano daw, pag nagkaroon ng resupply mission dyan sa South China Sea, ipapasok ng Amerika at siya na ang mag-escort. Magkakagitgitan tayo. So kung yan mangyari at nagkalitsehan dyan sa South China Sea, ang unang-unang dapat mong sisihin, yung sole author ng foreign policy, and that's the president. Yun. Yun yung pinakamagandang point na nailatad ni BP sa opening remarks niya. Pero ako, ang impression ko talaga dun sa hearing, sabi ko nga, ang galing ni BP. She turned the table around. Kasi alam naman natin, ano yun, it was not really about OVP budget of 2025. It was a gurgur plan. Pero hindi nila nagurgur si BP. Bakit? Tablado sila eh. Ay wala na namang dapat sagutin si BP pa dun sa mga tanong ng confidential fund of 2022-2023. Kaya nga wala siyang confidential fund noong 2024. Precisely because hiniring na nila yan. Ang dami-dami na nangyari tungkol dyan. Then they came up with the decision, the House, na 2024, wala ng confidential fund. Then why do you have to bring it up in a 2025 budget, na tapos na yung issue na yan dapat. At pinag-uusapan yan sa korte, sa Supreme Court, and may ongoing audit ng Commission on Audit. So pero yun ang, my God, if you have a little of mind and mayroon ka lang common sense, makikita mo yung flow ng discussion sa OVP hearing. First question and first na nag-interpolate coming from the minority and coming from the left. Anong unang inano ni Castro? Diba?
Malino yun. Anong unang inatake ni Castro? Yung confidential fund. Lahat sila puro confidential fund. Probably three only of the representative ng Congress na nandun sa committee ang hindi nagtackle ng confidential fund. Which is, may problema naman kasi ang ano naman nung iba, parang hindi nga confidential fund pero parang nag-i-insinuate sila na would you, ang tanong nila kay VP is, would you agree that the office of the vice president should be parang yung word na political instability? Bakit? They are trying to elicit something na maybe BP is trying to destabilize the Philippines or the government of BBM. Kaya kinakabit nila dun. Kung ako din si BP, sasabihin ko lang talaga, yung kanyang formula answer nga na sinasabi niya na it's up to the House to actually decide on the budget of the OVP. Kumbaga, hindi na ako makikialam dyan at hindi na rin ako magdi-defend dyan. Dapat lang, kasi kung anong sasabihin mo, gagamitin din naman against you eh. So, buti na yun. Kasi anyway, na-present naman niya yung budget in a very clear way. Na-present niya yung achievement ng OVP at na-address niya lahat ng binabato sa kanya sa opening statement niya. So, kung nakinig sila at pinanood nila ng mabuti ang video at yung presentation ng PowerPoint at nakinig sila ng mabuti dun sa opening statement ni VP, if you are logical enough and rational enough as a person, you don't need to ask those questions anymore. It's very evident na in-answer na niya yun dun sa presentation. Yun yung masasabi ko initially dun sa OVP hearing. Initial pa lang yun ha, pero tingnan mo naman, umatik mo na si Prof. Hanna. Meanwhile, pabatiin mo na natin partner. Naano lang ako eh, na-trigger. Kasi yung mukha ni Castro eh, nasa Facebook ko. Welcome muna natin si partner Banat Bay. Banat, good evening. Magandang araw, magandang gabi sa inyo lahat at congratulations sa lahat po ng mga Pilipino. At una sa lahat, ikaw ba yung nakamonitor kanina? Pag-usapan muna natin itong kay, sundan muna natin yung paksa with Professor Hanna Malindugoy. Ikaw ba yung nakamonitor kanina sa budget hearing ng OVP sa mababang kapulungan ng Kongreso? Oo naman, grabe. Tama ho yung sinabi ni Prof na talaga nga namang yung table talagang bumaligtad kasi akala nila matatrap si VP Sara Duterte. Pero sila ho yung napikon, natrap. Si VP nga masyado pa ho siyang malumanay, yun, nagsasalita siya. At tama rin po yung sinabi ni Prof na simula pa lang na-establish na lahat. Nakakapagtaka nga, paulit-ulit nilang binabalik yung confidential fund, wala namang nire-request sa budget na ni VP ngayon na confidential funds. Plus last year, wala na rin. So bumabalik sila doon sa simulang-simula na kung saan yun yung dati nilang script. Binabalik-balikan lang nila. Barado naman sila kay BP kasi ang simple lang naman na sinasabi ni BP, nasa desisyon nyo kung ano gusto nyo gawin sa budget ko. Tapos, hindi ako nagre-reklamo. Kung ano gusto ninyo, I leave everything sa desisyon ninyo. Hindi ho sila makaimik, hindi nila alam kung anong gagawin. Tawang-tawa nga po ko, Prof, lalong-lalo na po doon kay Abante. Kay Abante na tinatanong niya na sa tingin mo ba may karapatan ang mga kongresista na hinanal ng taong bayan na i-scrutinize ang budget? Bakit mo tinatanong kay BP? Bakit mo tanongin sa mga kasamahan mo? You want to answer yung question na dapat naka-ano sa mga kasamahan mo. Kasi yun ang tanong niya, bakit naman sasagot si BP tungkol doon? Trabaho niyo, tinatanong mo, trabaho ba ng kamera na scrutinize? Abay, problema mo yan. Hindi problema ni BP yun. Si BP, kaya siya na andon, pinaulit-ulit din yung sinabi. It's about the budget of 2025, itong susunod na taon. So yun dapat ang pag-usapan. Hindi yung kung ano-anong pinag-uusapan. Na hindi na dapat talaga natatalakay doon. Kaya tumatagal. Nakakatuwa kasi, alam nyo, kahit anong paikot-ikot nila, si Madam BP, aside from being a lawyer, kasi sure naman ako may mga lawyer doon eh, yung kanyang logic, yung common sense niya, naandun. Diba? Kaya nga barado kahit kanilang chairwoman na kung saan sinasabi na parang bakit pati yung paggamit ng words na request lang naman yung sinasabi ni VP, it's not to, di ba kasi parang pinapapalitan niya, request niya na pinapapalitan yung head ng committee na yon. Sabi nga niya, request lang. Pero kitang-kita mo yung
pikon ng mga congressman doon eh. Talagang trap sila eh. Kasi hindi nila alam. Kasi alam naman natin si BP, di ba, tahimik. Alam natin, hindi ho masyado siyang nagsasalita. Pero nung bumanat siya, parang natamimi sila. Ganito pala si Inday. Parang ganun ang naano nila eh. Na ganito pala tong tao na to. Hindi makikipagplastikan, talagang barahan kung barahan. Na nakakatuwa lang. Yun ang napansin ko talaga doon. Tsaka parang nahuli ni VP Sara yung plano eh. Kasi mismo nabanggit ni ano eh, nung nagpe-preside si Kimbo. Yung ano, stick to our plan. Tapos itinanggi pa ito ni Kimbo, pero yun nga, kung i-re-replay mo, nandoon. Kumbaga, isa yun sa mga naging katibayan ni VP Sara na talagang planado at meron ng istorya. Kasi magtatanong ka, pero meron na rin sagot sila. Diba? So ano pang sense na magtatanong ka kung meron ka rin namang sagot? Tapos kompleto pa yung ano eh, kompleto pa yung mga mismong mga datos, 'di ba? Tapos alam din naman nila yung sagot. Kumbaga, gusto nilang i-trap, parang nangyari sila yung na-trap sa kanilang trap. Oh, tama ka dun, Admar. Kasi ganito ang tingin ko, no. They have a plan. They have a script. Pero ang problema, kala nila kasi it would be the same thing as before last year na in a way, talagang tinira nilang tinira si BP. Kaya nga nawala yung confidential fund, di ba? Pero okay, fine. Pero ngayon, hindi nila na-anticipate. Ang feeling nila, BP would fall on the same trap na ginawa nila before. Eh kaso hindi naman ganun eh. So ngayon, sabi nga ni BP, okay, in-invite niyo ako dito, I will present, I will lay down the grounds. Ito lahat ang accomplishment, ito yung aming proposed budget, ito yung aking opening statement. So, sabi nga niya, 'di ba? Sinabi niya, 'di ba? Hindi ko na question, hindi na ako sasagot, hindi ko na i-defend yung budget, bahala na kayo sa House kung i-approve niyo o hindi. So, sabi nung chair si Kimbo, hindi kasi you know we're public servant, blah blah blah, ang dami pang kaitsingan. Kailangan mo sagutin. O 'di ba sinabi nga ni VP? Magsasayang tayo ng oras kasi ang sasagot ko sa inyo is the same. So they were given a choice. Kung itutuloy nyo to, ito yung sasagot ko kasi ito nga yung position ko. Pero ginusto nila yun eh. So humaba ng humaba is the same thing. Hindi naman, binigay ni BP yun from the very start. Kumbaga, binigay niya na ito yung position ko na nasa sa inyo kung gusto nyo. I will be here kasi yan ang gusto nyo. Binigay. So bakit sila magre-reklamo in the very first place? Hindi naman yan, binigyan sila ng ano ni BP ng sinabihan sila na ito talaga ang sagot ko. Ito yung position ko. Tapos ang ano doon kasi frustrating on the part of the House. Especially yung member ng committees na, ng committee na yun. Bakit? Hindi kasi nila na-execute yung plan. Very obvious naman yung plan. Imagine, all the questions are related to confidential fund of 2022. Tapos may mga question pa about the book. And they were really trying to embarrass the VP. Imagine si itong Manuel. Sino ba yung Manuel na yan? Si Raul. VP. O si Raul na. Si Raul na. Si Raul. Tawag nito. Imagine mo, parang siya pa. Kaya nga tama si VP. Ang editor ng kanyang book ay si Raul. Kasi parang siyang editor na kung ano-ano ang pinagsasabi niya. Is it about the budget? No, it's not. It's about the book. Kung gusto mo mag-discuss kung tama o hindi yung book ni BP, dapat sa ibang venue yun. Pero bakit nandun? Precisely because if you really have a common sense, isa lang ang projection nila at isa lang yung balak nila. Embarrass the VP in front of the Filipino public in national TV. But the problem with that, hindi nila na-anticipate na itong ating Inday Sara ay mayroon ding tinatagong kaastigan. Astig eh. So yun, sorry na lang sila. So na-frustrate sila, sila ang frustrated actually. Kasi baka mamaya yung kanilang mga ano dyan, hindi na matuloy dahil hindi na nagawa yung plano. So yun. Pero ako, from my perspective, tama lang yung ginawa ni, ano, ni VP. Sometimes kasi, you need to fight back. You know, hindi rin pwede kasi na you know, na palagi kang nandun sa sinasabi nila tahimik, walang masyadong sinasabi. Sometimes kasi you have to stand on your two feet, face them, and fight back in a way that you give them what they want, but at the same time, you have the right to state your position and to be strong in standing on your position. Ganon siya. Ganon ang nangyayari. So,
kung titignan mo ang pulso ng bayan, lahat ng social media, makikita mo na the Filipino people really, nandun, siya sa, nandun sila sa punto na sinasabi nga nila, mabuti yung ginawa ni VP Sara kasi nanindigan siya kung ano yung position niya at the same time, na-thwart yung ano, yung, kumbaga, the table was turned around. Kasi dapat lang, kasi very obvious naman, Diyos ko, kahit sino pang may konting talino, makikita yun. Grabe, sunod-sunod pa ha. Hindi ko nga maintindihan, the first interpolator is a minority. Sunod minority ulit. And then, hindi na minority, pero iisa lang yung framing ng question. Iisa lang din ang pinupuntuhan ng mga data. And it all goes go back to that issue of the confidential fund. Na matagal na, well, itama din yung punto kasi nasa Supreme Court yan eh. Dapat hindi na yan masyadong kinakalkal kasi nga may kaso. At the same time, ino-audit, may auditing pa rin sa Commission and Audit. So, sabi ko, itong mga to talaga parang very obvious talaga ang kanilang plano. But the thing here is, na, yun nga ang hindi ko maintindihan sa mga tao dun sa house eh. Kasi kung titignan mo, the whole thing becomes an exposure dun sa plano nila. Kasi of course the plan was subliminal and parang you know, hinahide mo yan eh. Pero ang nangyari kanina, very exposed sila na they really have the plan to gurgur ang the VP. So na-expose tuloy yon sa buong publiko kasi lahat ng tao nakatutok. So makikita mo parang nangyari tuloy, lahat ng Pilipino aware na ngayon na yun nga, yung OVP hearing na yun, it's not about the budget. It's really about her na gusto siyang gugurin. Tuloy, imbis na yung iba na hindi pa masyadong nakakaalam doon, ngayon, exposed na tuloy sila. Kasi the VP was able to handle it very well and was able to turn around the table. So, ngayon, lahat ng tao sa Pilipinas, alam na tuloy ang kanilang mga bala. So, see? Kay, yes, may ang galing-galing si, nila, diba? Si Banat. Ako ito lang din ang isang napansin ko eh. Mukhang hindi ata alam nung ibang mga congressman kung ano yung nangyari kanina. Akala siguro nila in aid of legislation yung nangyari. Hindi po hearing yun. Yun po ay deliberation po ng budget. So kasi yun ang parang gusto nilang mangyari eh. Gipitin yung si VP Sara Duterte. Which is hindi nga nila nagawa. Alam nyo, first time na natuwa talaga mga Pilipino dahil lumabas yung agila. Alam niyo yung gano'n, na lumabas talaga na, grabe, ito yung hinahanap namin noon eh. Wala, kasi hindi namin nakita ito noon dahil syempre, unity. Kanina, unity. Kanina lumabas. At dito mo makikita, meron tayong presidente. Yun eh. Meron tayong isang presidenteng kayang humarap sa mga problema in the future dahil may, sorry for the term, pero may bayag. Kasi yung panggigipit ng mga politiko doon, mga bully yung mga yun eh. Pero para silang naging sisiw nung tumapat kay VP Sara Duterte. Isang ganun lang ni VP Sara Duterte, talagang yung mga ano bang gagawin natin dito? Sandali. Kasi kung iba yan ha, kung talagang makikipagtalunan yan, alam mo yun, makikipag-argue, wala eh. Tameme silang lahat kay BP kanina. Talagang taob silang lahat. Lahat ng mga, alam naman natin, nakikita natin sa mga presko niya, yung mga tapang-tapangan dyan. Na, kaya nga ako natatoy, sabi ko, siguro akala nito ni Tamba, yung mga inutusan niya mga chihuahua dyan, eh makakapalag. Akala niya siguro, eh ma-outnumber nila si BP. Eh si BP Sara po, grabe ho, kakaiba. As in, barado ka sa bawat tanong mo. At derechuhan, ha? Hindi ho siya yung paligoy-ligoy. Yung tulad nung pagbabara niya na bakit pinapayagan itong isang convicted. Alam mo yun, sabi ko, gusto ko malaglag sa upuan nung sinabi niya yun. Eh tapos sinasabi na to remove yung ganon-ganon. Eh sinasabi lang naman niya, it's a fact. Which is true. Hindi naman fake news yun. It's a fact. Convicted by the court. So, alam mo yung kumpleto siya ng detalya, iba. Alam mo, ibang VP yung nakita ko kanina. Handa na, ika nga. Handa nang maging pangulo ito. Tsaka kapansin-pansin din na kanina, Banat, and Prof. Ana,
pag umiiba na ng topic, no, lalo na kung hindi related, yung mga patama kay VP Sara, kasi hindi pinipigilan ng ano eh, hindi pinipigilan ng mismong nagpe-preside ni Kimbo. So pag magre-reply si ano na same din na hindi may kaugnay dito sa ano sa 2025 budget, pumapalag na agad. Kaya nagrarason siya na parang naging bias ba na sila pwede tapos ako hindi. Hanggang sa nagkaroon na ng debate na stick na talaga, no? Pati si dating PGMA ando na. Pero hindi nila talaga inakala na same lang yung magiging linyahan, which is kumbaga hindi na kayo na bahala na nasa sa inyo kung babawasan ninyo, dadagdagan ninyo, basta kung ano yung ipresenta ko, yun na, hindi ko na dedepensahan, kayo na ang bahala. So kumbaga nasa sa kanila na ngayon kung hindi naman nila bibigyan ng pondo, negative din yung dating sa kanila. Hindi rin naman nila pwedeng sabihin na kumbaga binusisi namin, eh binigyan na rin kayo ng kalayaan, di ba? Nasa sa inyo na rin. Kumbaga, ang trabaho ng pagdepensa nasa sa inyo na kung babawasan ninyo. Na ang move na ito, kumbaga, eh tapos ang optics pa kanina, Banat, mapapansin mo, wala siyang katabi. Kumbaga, ang nangyari, napapalibutan siya sa, napapalibutan siya. Tapos isa-isa, taob lahat. Alam mo, Admara, isang nakita ko dito, mukhang merong mga matutulog sa out of Colombo dito. Baka yung isa dyan magsumbong na kay Ibana eh. Diba? Baka mamaya yung isa dyan, eh, hindi, totoo, diba? Baka mamaya pagalitan ni Ibana, bakit po naman pinayagang barabarahin ka ni BP? Kasi talagang malupitan na yung tanong ni isa, dinidikdik niya talaga eh hanggang lumabas yung ano. Eh, simple na nga lang sinasabi ni BP, bahala na kayo mag-decide. Ito yung plano, ito yung budget, dirisinta lahat. Kayo na, decision nyo na kung papayagan nyo o hindi. Tapos babalik na naman sila sa confidential fund. Na, wala namang hinihinging confidential fund. Parang hindi mga makamove on sa buhay eh, tungkol sa confidential fund. Kasi tama si Prof, yun talaga yung script nun. Oh, diba? yun talaga. Yun talaga ang script nun. Kaya tuloy, wala naman tinutukoy dun si BP. Wala siyang pinagpipilitan. At ang tagal na nun, wala na talaga. Kaya feeling ko may papapalo si Ibana dito mamayang gabi. At saka ano ha, tawag nito, madugtungan ko lang si Banat Bay ha. Ang mga punto ni PGMA, maiiksi pero very tagos. Kasi yung sinabi nga ni Una, natawa nga ako eh. Kasi yung sabi ni PGMA, yung magbubutuhan nila, di ba? Kasi I move to strike the word convicted kay Castro. Di, syempre, pinag-aawayan nila kung imumubo. Hindi, tahimik lang naman si BP. Ano lang siya, cool lang siya. Pero si PGMA, sabi niya, sandali muna, before nyo pagbutuhan kung i-strike yan, pwede pong paka-explain kung ano yung conviction all about? Sabi ko, ayan na, patay tayo dyan. Sabi ko, okay itong bumanat si PGMA ah. Ang pangalawang banat ni GMA na tagos din, na very tumpak is, yun nga yung confidential fund. Sinasabi niya, bakit ba inuulit-ulit natin itong confidential fund? Ilang pinag-usapan na natin yan, halos lahat na ng panahon binigay natin yan before last year. Kaya nga nawalan ng confidential fund sa ang OVP, precisely because of that, inuulit-ulit pa natin to. Ano ba talaga ang ano natin dito, purpose? Di ba yung OVP 2025 budget, bakit hindi yun ang pag-uusapan natin at hindi at bakit kayo nasa confidential fund? Which is very true. Yung mga banat din ni PGMA, actually, maiiksi, pero yun naman talaga yung totoo dun eh. Kasi wala naman sila talagang ibang script kundi yung confidential fund. Kasi at the end of the day, yun lang ang kaya nilang ibato. Pero ang punto din naman kasi ni VP, nasa korte, nasa Supreme Court na yan. At saka may audit nga na nangyayari ang Commission on Audit. So, bakit nyo ilalagay ito dito? Hindi ito yung proper venue. Isa pang nakakatuwa is yung mga sagot ng representative ng Commission on Audit. Kasi they're trying to pin him down and trying to, alam mo, iikot-ikutin nila siya. Pero magaling din sumagot yun. Sinasabi lang niya, hindi ko saklaw yan at hindi ako yung in charge yan at dito lang ako. Dahil nagkaroon kayo ng subpoena, nandito ako to explain. Pero yung mga bagay na yan, hindi ko saklaw yan. At sinasabi nga niya na yung tinatawag mong ano yun, yung violation na binabato kay VP na may
na may very may exact term, sinasabi niya, yan ay initial. Hindi pa yan yung ruling at ang final arbiter tungkol dun sa parang paggastos ng fund na hindi naaayon, may specific term na ginagamit dyan eh, ay nasa Supreme Court. Kasi inuulit-ulit nila yan na para bang may ruling na or illegal yan or may criminal charges na wala naman. So parang sabi ko, my God, ino-observe ko kasi from top, from first, yung pinakauna hanggang sa pinakadulo ko siya pinanood eh. So parang sinasabi ko, my God, lahat sila paulit-ulit lang, iba-iba lang yung forma ng pagsasalita, may iba pa Inglesera, may iba pa Tagalog naman, pero iisa lang yung script, confidential fund. Sabi ko, my God, itong mga to, parang sabi ko, sino ba ang kanilang maluloko na may konting pag-iisip na maluloko, kahit grade 1, malalaman kung ano yung purpose ng hearing na yon. Kasi very obvious eh. So kaya lang, yun nga, natatawa lang ako kasi parang hindi nila na-execute yung plan precisely because hindi nila na-anticipate kung paano gagalaw si VP. Ang hindi kasi nila naiintindihan sa VP natin is hindi siya politiko. Maybe she is in position, maybe in a way, she's a politician precisely because she ran for office, para kaya nga naging VP, di ba? Naging mayor. Pero hindi niya imbibe ang pagiging trapo na politiko, na karamihan sa mga politiko sa Pilipinas is trapo. Hindi ganun eh. Kaya hindi nila kaya si VP when it comes to these things eh. Kasi hindi siya mahawakan eh. Hindi standard kasi ang kanyang response. So pag tumitira siya, nagugulat sila at hindi nila alam kung paano i-handle. Precisely because Inday is not a trapo politician. She may be a politician just because she ran for office, but she is not a politician or politico per se. Ang pag-iisip niya, hindi politiko at lalo hindi trapo politician. Kaya nahihirapan silang mag-gauge kung paano siya mag-behave, lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Kaya natawag nito, na out of balance. Yun yung ano ko sa hearing eh, na out of balance yung mga nandun sa loob. Parang hindi nila alam paano gagalaw. Kasi makikita mo sa mukha, frustrated eh. Hindi na nga nagtuloy-tuloy yung mga question. Parang sinasabi nila, okay, we will not anymore ask questions. I will just have a manifestation, blah, blah, blah. Sabi ko, oh my God. Naisahan si Tambe. Diba? Yung na-outsmart niya si Tambe, kumbaga. Actually, Prof, sa totoo lang eh, feeling ko kasi ang kanilang plano doon, eh magkaroon ng media content. Oo nga. Confidential funds. Hindi nila nakuha. Kaya nga ngayon, pag observe mo yung media, yung mga other media, alam naman natin, yung mga prostitute dyan, pag tingnan mo, iba-iba sila ngayon ng angulo. Hindi kasi kung ano eh, kung sinagot ni BP ang about confidential, for sure ako, yun yung kukunin. Tapos syempre, sasalsalin na yun sa media, na si BP Sara dinefend yung confidential fund, ganun na yun eh. Hindi niya sinagot, iba. Ngayon, litong-lito tuloy yung media kung ano yung ilalagay nilang headline. Hindi nila alam kung, ano ba nangyari? Parang naano sila eh, na-shock sila eh. Anong nangyari? Parang nawalan kami ng kwento. Ang kwento lang namin, nagkagulo sa camera. Which is, okay, feeling ko, dito nanalo si BP. Nakita ngayon yung gulo sa camera, then people would watch it. What happened? Bakit nagkaganito? So at least, meron ng ano, hindi lang yung mismong ganun lang, yung kapiraso lang. Kasi yan ang hinahanap nung iba dyan eh. Yung kapirasong media na yan, na malalaglag si BP, wala ho siyang kinalaglagan. Ang na-headline pa, yung kay Franz Castro. Oo. Soundbite sa media. Wala sila nakuha. Yung kay Franz Castro, which is, totoo naman. So, yun yung lumabas. Ang ganda. Kaya nga sabi ko, panalo dito si BP Sara Duterte. Kaub talaga lahat ng mga kalaban niya dito. Hindi siya pumasok sa trap. Kasi parang ano siya, Lions Den. Alam mo ba, yung parang Lions Den na papasok na siya. Ito yung Lions Den, may mga lions dyan, kunyari, papasok siya. Pero parang hindi nila na-anticipate na alam niya kung anong moves din niya. So yun, parang ha, nabaliktad yung sitwasyon. Kaya ngayon, ang media, iba-iba ang kanilang headline. Pero
if and also sa social media, ang na-highlight talaga is yung nasa minority. Especially yan si Castro at saka si, sino ba yun? Si Manuel something something. Pagpasok ni BP, hindi pala layon, eh, no? Puro pala mga sisiw. Nung pinanunood ko, sabi ko, asa na tapang nyo? Di ba ang tapang ninyo magsalita pagka presko na... Na alam naman nating may pamirienda doon sa mga media, kaya ang gaganda ng mga soundbites na nanggagaling sa inyo. Oh. Nawala kanin. Nawalan sila ng ano, nawalan sila ng content. Parang ano nangyari? Parang ganoon eh. Oo, oh, wala talaga. Wala silang maihita kay BP diyan sa hearing na 'yan. Kaya at saka alam mo na napansin mo ba natbay na hirap na hirap si Kimbo na iusad yung script. Alam mo 'yon, hirap na hirap siya eh. Na para bang yung chair, na acting chair, hindi naman siya talagang chair ng committee. Eh. Hirap na hirap siya paano niya i-calibrate na yung whatever it is that they plan to do, may execute. Prof. Kasi hindi nila ma-execute eh. Prof. Diba? Parang tsaka, ha, nahirapan siya. Prof, tsaka ba, natawa din ako kasi parang inaanggulo yata ng ibang mga nagsulat ng balita doon. Kaya nabigla sila doon sa request ni VP Sara na hinamon niya na why not yung mismong chairman ng Committee on APRO ang mag-preside. Hindi ikaw, Madam Vice Chair, si Congresswoman Kimbo. Gulat siya doon eh, di ba? Eh, alam kasi naman natin. Kasi nasa gilid lang, di ba? Oo. Yung, nakabantay. Yung kaibigan ni Bana. Oo. Safety. Gilid ko nga. Nasa gilid lang ko, eh. Ha, sandali lang. Baka mamaya, madagdagan na naman ako, saldi ko, ha? Feeling ko nakabantay. Nandun siya. Nakabantay siya. Sige nga, sino ba dito ang atin? Sino ba dito ang maganda ang budgetan? Sino ba dito ang maganda ang proyekto? Diba? Kaya nakabantay yun, eh. Sinisigurado niya na yung mga bata nila, talaga namang maganda yung itatanong at papahiyain si BP. Eh, wala, eh. Pero... Pahiya, eh.